ngayon, ito na. Magsisimula na tayong buuin. So step 1, lay the telescope main tube halves on a table, curve. Ang hirap mag-English. Okay. So lay the main tube halves A on a table. So ito, tube halves A. So mababasag pa. So tube halves A, ayan. Ito para sa bases natin, ilalagay na natin siya para mag-support tayo sa paggawa. So meron tayo ditong lenses, kukunin na natin tong lenses, ilalagay na natin dito. Sa pag ano pala ng lenses, dapat huwag nyong hahawakan kasi magkakaroon kayo ng fingerprints. And then pag nagkaroon kayo ng fingerprints, mahihirapan kayo makakita through the lenses. So dapat na meron siyang papel o kaya malinis yung kamay ninyo na hindi magkikreate ng fingerprints. So yung iba dito, meron pang silang gloves na ginagamit. So ako, mag-ingat na lang ako dahil wala naman akong available na gloves. So ito, step 1, ilalagay daw natin ito dito. Kung makikita nyo, ito yung maliit na butas dito ng tube. Ito yung malaking butas ng tube. So dito natin ilalagay yung dalawang malaking lenses. So hindi natin siya hawakan, ilalagay natin siya. So dapat tama yung shape ng pagkalagay ninyo na sa ano, no? Dapat alam niyo kung saan. Kasi ito, meron siyang part na, kung makikita nyo dito, may part siya na manipis at may part siya na makapal. So dapat alam nyo kung nasaan yung manipis at saan yung makapal. Dapat yung manipis na lens nasa labas siya. So yan. Tapos yung malaking lens naman nasa loob. So, yung tripod nut naman, eh ginagamit naman siya kung meron kayong tripod. So nabibili siya, hindi siya kasama dito, hindi siya kasama ng kit na to. So separately nabibili siya. So ayusin na muna natin tong focuser tube hubs. So lalagyan na daw natin ng rubber. Ayan. So ngayon meron na tayong isang tube. So ilalagay naman natin itong main tube clamp ring. So ito yung main tube clamp ring, lalagyan nito. So, makikita nyo, andito yung lens, andito yung tornilyo, tapos yung bearing pala, tapos dito natin siya ilalagay. So pakalagay natin dito, saka na natin to ipapasok dito. So napakadali lang. Napakadali lang bumuo ng isang Galileo scope. Pero syempre nung panahon ni Galileo, medyo mahirap. So itong ring na to, dito, ito yung pang-lock. So kung makikita ninyo, hindi siya lock. So ilalagay natin dito. So ito na, na-lock na siya. Halves, para malock natin itong main tube, kailangan natin itong malaking rubber. So kapasok lang natin itong malaking rubber, mag-start tayo dito sa dulo, sa may maliit. Okay. So yun na, kung makikita nyo, andyan na siya. Andito na yung isang rubber natin and then andito naman yung isang rubber natin. So, itong rubber na to, nagsisilbi tong pang-lock sa dalawang halves ng tube para maging siya isang tube. So, meron na tayong, so kung makikita nyo, andito na yung lens natin. Tapos yung isa nating tube, andito na rin sa loob yung nilagay natin kanina. So, ito naman, pang-protect din ng lens to, ilalagay lang natin dito yan sa pinakaunahan. So, yan. Pero hindi pa ito tapos. Meron pa. Yung mga maliliit na parts, kailangan pa natin buuin. So, ito yung medyo tricky kasi gagamit na tayo dito ng mga maliliit na lens. So, 6 na lenses ang gagamitin natin. Kailangan natin, medyo mabusis ito. So, kailangan natin basahin ng mabuti itong manual. Kasi, kapag baliktad yung lens, pagbaliktad yung pagkakasunod-sunod ng lens, tapos nahawakan ninyo, merong fingerprints, wala kayong makikita. So, kapag mali yung mga arrangements ng lens ninyo, wala kayong makikita gamit ang galileoscope. So, importante na tama ang pagkaka-arrange ng mga lenses. Kung makikita ninyo, 6 na lenses yan. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Yan, 6 na lenses. So, kailangan tama yung pag-handle natin nito at tama yung pagka-arrange. So, basahin muna natin yung manual para sure tayo na gagana ang ating galileoscope. Step 11. So, ito ang kailangan natin. This is the one half of the main eyepiece barrel. So, one half of the main eyepiece barrel. So, paano natin ikakabit yung dalawang lens? So, kung makikita ninyo, meron tayo dito
di ba we have two types of lenses? Meron tayong convex and concave. Yung concave, para siyang pakweba. Pa-curve siya, papasok. Makukuha, so papasok pa ganito. Yung convex naman, palabas naman siya. So, kung makikita ninyo dito sa manual, so, yung isa daw, flat. Titingnan natin ngayon. So, asan dito yung flat? So, ito. Dapat maingat tayo sa paghawak ng mga lenses. So, nasan dito yung flat? So, yung flat, sabi niya, ito. Yung flat, nandito sa outer part. And then, yung dalawang convex, pag ganito, nandito naman sa inner part. So, ganito siya. Ayan. So, nalagay na natin. So, yung convex, nandito sa inwards. At saka yung flat, nandito naman sa outward or outer part. So, ilalagay na natin ngayon yung another half nitong eyepiece. And then, ilalock natin itong eyepiece gamit itong mga rings. Itong malaking ring muna. Gagamitin natin. Para malock yung eyepiece. So, meron din tayong maliit na eyepiece. Ito. Para naman sa dalawang, itong dalawang lenses. So, parehas lang yung paglagay natin. Kung ano yung paglagay natin, kung paano natin nilagay dun sa malaki, eh, yun din yung paglagay natin dun sa maliit. Dito naman, sa maliit naman na eyepiece, ang paglagay naman ng mga lenses is insert the tiny thin eyepiece ring into the thin slot. So, ito na, lalagay na natin ito dito. At tapos na natin buuin ang main eyepiece barrel. So, ito na siya, meron na siyang lens sa loob, nakalock na. And then, ito ilalagay natin dito sa pinakahulihang part ng ating telescope. So, ito na siya. So, mapasok. So, ayan na. So, sir naman, kukunin natin itong maliit na eyepiece. Kukunin natin yung dalawang lenses. So, yung paglagay naman ng lenses sa maliit na eyepiece, iba naman siya. So, kung makikita ninyo dito, sa ating manual, yung flat, nandun sa may harap, tapos yung convex, andito sa labas, tapos yung susunod naman na lens, parehas siya concave, so dapat dito concave. So, flat, convex, concave. So, flat, convex, concave. Flat, concave, and convex. Ayan, di kasha, wait lang. Kasi natin. Ayan. So, nalagyan na natin yung lens. So, ikakabit na natin yung isa pang half. And then, ilalock natin ngayon gamit itong pang-lock niya. So, meron na tayong, nabuo na natin ang ating focuser lens. Meron tayong itong insert the main eyepiece. So, step 20 na tayo. Step 20, insert the narrow or bottom end of the auxiliary barrel all the way into the narrow end of the Barlow tube. So, ito yung tube na sinasabi doon. And ito naman yung isa. So, meron na tayong ito. So, wala pa rin ako nakikita. So, ito, i-insert natin dito. So, ito na ang ating Galileo. Natin, paano ba ito ginagamit, itong Galileo? Kung makikita nyo, meron siya dito parang letter V. Ayan, medyo maliit lang siya. Ayan, letter V. Dito yung object dapat nakaharap. Halimbawa, tingin kayo ng star or ng planet or yung moon. Dapat nandito, dito mo makikita yung moon para mag-reflect siya dun sa loob. So parang ito yung pang-target natin. So, ayan. So, dito naman, para makita mo yung object talaga, ito, ina-adjust to. So, pwede itong pahabain. Pagpahabain. Pwede rin pa, iksain. So, kayo na yung mag-adjust. Kayo na yung bahala mag-adjust. Kung papahabain nyo, papaiksain nyo. Kung aalisin nyo yung isang focuser lens, isa lang yung gagamitin nyo, pwede din naman. So, depende sa gamit, actually. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga results ng mga nakita ko dito
So, ang ginawa ko para mapicturean yun, ginamit ko yung cellphone ko, nilagay ko dito, tapos itinuto ko doon sa moon para makita natin. Pero meron na ngayon kasi mga cellphone na super zoom, na 50 times zoom, kaya nakikita na daw nila yung mga moon. So, noong unang panahon, ito yung gamit ni Galileo, yung mga lenses. Ito yung ginamit niya para pag-aralan ang planets, ang stars. Pero ngayon, mas makabago na yung mga telescope. Kaya hindi na ito masyadong ginagamit. Pero mas maganda pa rin na merong ganito, na may mabibili ka na ganito, para at least pag pinag-aralan mo yung history, alam mo kung paano pinag-aralan ng mga sinaunang scientist yung ating planeta, yung outer space. So, and meron pa pala, last touch, huwag niyong kakalimutan yung sticker. So itong sticker, very important to. Ilalagay niyo lang dito yan sa gilid. Yan, pwede niyo yung ilagay dito sa gilid. O paganito sa gilid, para magsilbing warning na hindi ito pwede gamitin sa araw, para makita ang araw, dahil pwedeng ito ikasira ng mata. So hindi po magandang gamitin ito sa araw dahil masisira po ang inyong mga mata. Siguro naman kahit yung telescope na ordinary, hindi din siya pwede gamitin sa araw kasi maaari nang makasira sa mata. So yun lang, thank you very much for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.